utility bill using G-Credit. Watch this. Hi guys, this is Erin TV. Ang gumagawa tutorial videos dito sa YouTube. Ang topic po natin today is about GCash, GCredit, and how to pay our PLDT bills online via GCredit. So, kung meron ka ng GCash, click muna. Ayan. So, as you can see, nasa screen na tayo ng GCash. So, dito sa ating GCash, meron tayong available balance na 8.97. So, wala pong laman ang aking digital wallet to pay my bill sa aking PLDT, landline, and internet. So, dahil wala pa tayong sweldo ngayon, wala pa tayong pambayad para bayaran ang ating due date. So, ito po yung way paano ka makakabayad kahit walang laman ng iyong digital wallet. Ito nga po ang tinatawag na GCredit ng GCash. So, click na po natin ang pay bills. Yung pay bills, ito po yung ginagamit natin para tayo makapay ng mga financial obligations natin, like electric utilities, water and cable internet, telecom, credit card, and yung nga po yung ating PLDT. So, nandito po tayo sa ating pay bills. Hanapin po natin dito yung telecom. So, ito yung telecom. Click natin. So, hanapin natin ang PLDT dahil tayo ay magbabayad ng PLDT using our GCredit. Also, PLDT also accept GCredit, G-Insure Bill Protect. So, i-click mo lamang yan, ang PLDT. So, nakita na natin sa screen ang pay bills ng PLDT. Posting period within 24 hours. So, ang gagawin po natin, ilalagay po natin yung amount nating babayaran and then yung ating enter the account number, email address. And then, dahil meron na po akong nakasave na biller sa aking pay bills, back po tayo. So, andito yung favorite billers ko. So, nakalagay na dito yung mga babayaran kong PLDT, home fiber, wifi, and landline. So, try to click this one. So, nandito na po yung aking account number, email, receipt too. And yung reminder nga po every 9th day of the month. Pero babayaran ko po siya ngayon ng mas maaga para at least hindi po tayo natin ma-overlook yung due date. Pay na po natin. So, dito, ang babayaran ko po ay 1,500. And dito na po yung aking account number. Yung nakasave nga po dun sa aking biller and also the email address. So, once okay na yan, nakita po natin yan. Okay na. Magpo-proceed na po tayo. So, nakalagay po dito, you will be charged a service fee of 7 pesos. So, meron tayong 7 pesos po ka na babayaran. Additional charge. Nakalagay dito, please note that payments made beyond 8 p.m. will be processed the next day. So, wala pa naman 8 p.m. Pwede pa po tayo mag-pay ngayon na mapaprocess po within 24 hours. So, once okay na, na-double check mo na information, click mo na ang next. So, dito nakita po natin ang 1.5 po ang aking babayaran using my GCredit. Sa aking GCash wallet, wala pong laman. 8.97 lang, pero may laman po ang aking GCredit amounting to 10,000. So, dito natin ibabawas yan. Imagine, wala pong laman ang aking GCash wallet, pero may GCredit ako. Ayan po, 10,000 ang laman. Pambayad ko ng PLDT. Alternative po ito kung wala kang extra budget para sa pagbabayad mo ng PLDT bill mo every month. So, eto na po yung process. Click mo tong 10K. Make sure na naka-blue yung check. Ayan, nakalagay dito, interest charge will start tomorrow. Reminder, interest and other fees or charges may apply if payment method used is GCredit. So, may mga interest din po siya and other fees. Pag ang pinambayad natin ay ang GCredit. So, once okay na, na-check mo na yan, naging blue na ang check, i-click mo na ang next.
So, nakalagay dito, ito yung PLDT confirmation. You're about to pay 1.5 using your GCredit with your account number and your email address. Your remaining credit limit after this transaction is amounting to 8,500. Please note that the several billers charge a service fee. So, yan nga po, may service fee po, ano? So, i-confirm na natin once okay na. Ayan, nakita nyo na po pala ito, yung double check the account number, yung 10-digit, and then your email address. Dito tayo makakakuha ng resibo sa ating email upon successful ang ating transaction. So, confirm na natin. So, yan, processing na. Wait na lang po natin. Yan, nakalagay dito, payment received, PLDT 1,507, gamit ang ating GCredit, the amount muna binayaran natin, and also the account number and your email address. Nandito na po ang ating reference number, the day-to-day. So yan, successful na po ang ating pay bills ng ating PLDT fiber wifi, home fiber wifi, and landline gamit ang GCash pay bills. And also, napakaganda pong gamitin ng GCredit, ng GCash, na once na activated na ang iyong GCredit, pwede mo nang gamitin ito once na wala kang budget. Pwede mo siyang alternative po na pambayad sa mga obligation mo, sa mga utility bills mo. So, I'm happy po na na-activate ang aking GCredit. So, ayan, I'm done with this video. I hope nagkaroon kayo ng additional information on how to use your GCredit po sa ating GCash account na napaka-convenient and hassle-free po na gamitin, napakadali lamang po. So, kung kayo ay meron ng G-score, i-activate mo na ang GCredit mo nang kayo ay makagamit na rin po nito and ma-enjoy nyo yung benefit din po ng GCredit. Pero make sure po na mabayaran po natin ang minimum amount. So, again, this is Erlyn TV. Kung nakakuha po kayo ng tip and tricks regarding this tutorial video po, pakiclick na lamang po ang subscribe button and i-click mo ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga latest tutorial videos ko dito sa YouTube. Again, this is Erlyn TV and have a good day po. Bye!